nakaraan. Nilisa ni Amara ang mansyon dahil sa pagbabanta sa kanya ni Doña Estrella at dahil na rin sa natuklasan niyang relasyon sa pagitan ni Angelo at Feliz. Nalaman niya na ang kanyang nobyo ay nakatakda na palang ikasal sa babae. Halina't subaybayan natin ang umiinit na tagpo sa The Billionaire's Hidden Daughter. Pero bago ang lahat, siguraduhin naka-like at subscribe ka na sa YouTube channel na ito para updated ka sa mga bagong episodes na i-upload ko. Nang gabing iyon ay umalis si Amara sa mansyon, bit-bit ang ilang mga gamit. Ni hindi na siya nagpaalam kay Angelo dahil naisip niya na wala naman itong pakialam sa kanya at baka kasama pa nito si Feliz, ang babaeng nakatakda nitong pakasalan. Lumipas ang 2 linggo ay hindi siya kailanman tumuntong muli sa mansyon ng mga Salazar. Pilit niyang iniiwasan na makatagpo muli sino man sa mga tao sa mansyon. Sa loob ng 2 linggo ay nakituloy siya sa bahay ng kanyang kaibigan na si Mariel. Kinuwento niya sa kaibigan ang nangyari sa kanya, kaya naman walang pagdadalawang isip na pinatuloy siya nito sa kanilang bahay. Ipinasok rin siya ng kaibigan bilang waitress sa restaurant na pinagtatrabahuhan nito. Kaya kahit papaano ay may naipang-aambag siya sa mga gastusin sa bahay. Isang umaga ay nagising si Amara na tila may kung ano sa sikmura niya, kaya naman dali-dali siyang tumakbo papunta sa banyo upang sumuka. Ngunit wala naman lumabas rito. Napapansin niya na ilang araw na din siyang nakakaramdam ng ganito. May mga pagkakataon ding nakakaramdam siya ng hilo at tila mabilis siyang mapagod. Ilang araw ka ng ganyan na? Sabihin mo nga sa akin, Amara, buntis ka ba? Tanong ng kaibigan niya. Natigilan siya sa tanong ng kaibigan. Hindi niya man lang naisip na posible itong mangyari sa kanya. Pinilit siya ni Mariel na magpunta sa doktor upang magpa-check up. Noong una ay ayaw pa niyang sumama at inisip na marahil ay baka may nakain lamang siyang kung ano, kaya siya nakakaramdam ng pagsusuka at pagkahilo. You are 5 weeks pregnant. Hindi malaman ni Amara kung ano ang dapat niyang maramdaman. Hindi siya makapaniwala na may buhay na sa loob ng kanyang sinapupunan. Marahan niyang hinawakan ang sinapupunan na impis pa. Masaya siya dahil magkakaroon na siya ng anak, pero hindi niya rin maiwasang mabahala. Paano ko mabibigyan ng magandang buhay ang batang ito? Hindi ko siya kayang bigyan ng kumpletong pamilya. Sigurado akong hindi siya matatanggap ng pamilya ni Angelo. Ito ang mga tumatakbo sa isip ni Amara hanggang sa makauwi sila sa bahay. Hindi pumayag si Amara sa kagustuhan ng kanyang kaibigan na magpahinga na lamang siya sa bahay. Ika niya, kailangan niyang magtrabaho upang may pera siya sa kanyang panganganak. Hindi pa naman kalakihan ang tiyan niya, kaya makakaya pa niyang makakilos. Nagsabi na rin siya sa boss niya, kaya naman pumayag ito na hindi siya bigyan ng mabibigat na trabaho sa restaurant. Napansin ni Amara na busy ang lahat sa restaurant na pinagtatrabahuan niya. Sabi ng isa sa mga kasamahan niya ay may party daw na gaganapin, kaya naman kung todo gayak ang buong restaurant. Alas 8 ng gabi ay nagsimula nang dumami ang mga tao sa lugar. Magandang ngiti ang binibigay niya sa bawat panauhin. Mapapansin na halatang mayayaman ang mga dadalo sa party na iyon. Ang mga babae ay nakasuot ng mga sexy at makikinang na dress, samantalang ang mga lalaki naman ay nakasuot ng Americana at tuxedo.
Ito ang mundo na kahit kailan ay hindi niya magagalawan. Hindi maiwasan ni Amara na maalala si Angelo, kaya mapait siyang napangiti. Huwag kang mag-alala, anak. Kahit hindi tayo mayaman katulad nila, magiging mayaman naman tayo sa pagmamahal. Sambit ni Amara habang marahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Inabala ni Amara ang sarili sa pag-aayos ng mga pinggan sa buffet table nang marinig niya ang pagsasalita ng MC sa entablado. Hudyat na simula na ng programa. Ngunit, hindi inaasahan ni Amara ang nakita. Engagement party pala yun. Engagement party ni Feliz at ni Angelo. Dahil sa gulat, ay nabitawan ni Amara ang pinggan na hawak niya. Dahilan upang mabasag iyon sanhi para makalikha ito ng ingay. Nanginginig ang kamay ni Amara habang dinadampot ang mga bubog. Kaya naman, isa sa kanyang mga kasamahan ang umako ng gawain na laking pasasalamat naman ni Amara. Gustong-gusto na niyang umalis sa lugar na iyon. Natatakot siya na baka malaman ni Angelo at ng pamilya niya ang tungkol sa batang dinadala niya. Sa nanginginig na katawan ay pinilit ni Amara na makatayo upang makaalis sa lugar na iyon. Ngunit sa muling pagsulyap niya sa entablado ay nakita niya si Angelo na nakatingin sa kanya na tila hindi makapaniwala sa nakikita. Muli na naman kumirot ang puso ni Amara, lalo na nang masulyapan niya ang mga kamay ni Feliz na nakapulupot sa braso ni Angelo. Tumalikod si Amara at patakbong umalis sa lugar na iyon. Wala na, Amara. Matagal ka ng talo. Mas lalo lang pinamukha sa iyo ng tadhana na hindi kayo para sa isa't isa. Iyan ang tumatakbo sa utak ni Amara habang umiiyak siyang pumunta sa locker area upang kunin ang mga gamit nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Ate! Ang nanay! Boses iyon ng nakababata niyang kapatid na si Anton. Hindi man tayo si nanay, ate! Nag-aalalang umuwi si Amara sa Batangas kung saan nakatira ang kanyang ina at kapatid. Pagdating doon ay ibinalita sa kanya ng kapatid na low blood pala ang ina at hindi na rin ito maaaring masyadong mapagod dahil sa katandaan ayon sa doktor. Kaya naman napagdesisyon na ni Amara na doon na lang siya manirahan. Siya na lang ang papalit sa nanay niya sa pagtitinda ng isda sa palengke para huwag na itong mapagod. Ikinuwento rin ni Amara ang tungkol sa ipinagbubuntis niya, kaya naman labis na nabigla ang kanyang ina at kapatid. Huwag na huwag kong makikita ang pagmumukha ng lalaking yun, kung hindi, makakatikim siya sa akin. Galit na sabi ng kapatid na si Anton. Pilit na itinaguyod ni Amara ang kanyang pagbubuntis sa tulong ng kanyang ina at kapatid hanggang sa maipanganak niya ang isang magandang batang babae na pinangalanan niyang Angel. Walang pagsidlan ang tuwa na nararamdaman ni Amara nang unang beses niyang kargahin ang anak. Hindi mapapagkaila na isa itong Salazar dahil kuhang-kuha nito ang mukha ng kanyang ama. Pinagsabay ni Amara ang pagtitinda ng isda sa umaga at ang paglalabada sa hapon. Kahit napagod na, makita lamang niya ang magandang mukha ng anak ay nawawala na ang lahat ng pagod niya. Isang hapon ay nakita niya na malungkot ang mukha ng anak. Nakadungaw ito sa bintana at nakatingin sa mga batang nagpapalipad ng saranggola. Nilapitan ni Amara ang anak at hinaplos ang kulot na buhok nito. Bakit tila malungkot yata ang prinsesa ko? Ayaw mo bang makipaglaro sa kanila? Tanong ni Amara sa anak. Nakita niya ang pagbuntong hininga ng anak at saka tumingin sa gawin niya. Ayaw po nila akong kalaruin, mama. Wala daw po kasi akong tatay.
alien daw po ako, Nay, sabi nila. Nay, bakit po ba kasi wala akong tatay? Malungkot na sabi ng bata. Nabigla si Amara sa tanong nito. Sa edad nito na 4 taon, ay tuwid na itong magsalita at sadyang matalinong mag-isip. Hindi malaman ni Amara kung ano ang sasabihin. Alam niyang darating ang panahon na magtatanong ang anak tungkol dito, pero hindi niya pa ito napaghahandaan. Yung tatay mo, tinangay ng saranggola. Nagulat siya nang biglang pagpasok ng kapatid na si Anton na galing sa trabaho. Pinigilan ni Amara na matawa. Hanggang ngayon kasi ay matindi pa din ang galit nito sa lalaki. Ha? Tinangay po ng saranggola, tito? Pwede po ba yun? Inosenteng tanong ni Angel sa tiyuhin. Oo, kaya ikaw, huwag ka na sumali sa kanila maglaro ng saranggola kung ayaw kanilang isali. Hayaan mong sila na lang ang tangayin tulad ng nangyari sa tatay mo. Masungit na sabi ni Anton. Bakit naman po tinangay si Papa ng saranggola? Panibagong tanong ni Angel. Kaya naman, sumabat na si Amara sa kanila dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan. Halika na anak, nagluto ako ng merienda. Kumain ka muna. Pagpukaw ni Amara sa atensyon ng anak. Sa kalagitnaan ng merienda ay nabanggit ng kapatid niya na malilipat siya ng destino. Sinabi rin ng kapatid na kailangan din nila ng dagdag na mananahi. Kaya naman, inalok niya si Amara at agad naman itong pumayag. Kaso ate, sa Maynila eh, okay lang ba sa'yo? Napaisip si Amara. Matagal ng panahon ang lumipas nang huli siyang makapunta sa Maynila. Naisip din niya na masyadong malaki ang Maynila para magtagpo pa muli ang mga landas nila. Saka sayang naman din ang pandagdag ipon para sa pag-aaral ni Amara para sa darating na pasukan. Kaya naman, napagdesisyonan nila ng kanyang pamilya na tumulak at manirahan na lamang sa Maynila. Ano ka ba, Amara? May pamilya na yung tao. Baka nga, hindi ka na nun natatandaan. Bulong niya sa sarili bago nagsimulang mag-impake ng kanilang mga gamit. Ano kaya ang mangyayari sa buhay ni Amara at Angel sa pagbalik nila sa Maynila? Makikita na kaya silang muli ni Angelo? Kung gusto mong malaman ang mga sagot sa tanong na yan, make sure na nakasubscribe ka na sa channel na to at sabay-sabay nating tunghayan ang mga susunod na kabanata ng TheBillionaire'sHidden.com.